Gimana man? Sino kaya nabunot ni Rey? Ang nabunot ko po ay si Nanay! Wow! Ako naman, ah. Ang nabunot ko ay si Julie! Hindi mo expect? Hindi talaga! Kumo! Oh my God! Wow, Nay! Thank you, Nay! Thank you, sir! Teka lang! Eh, si Julie din nabunot ko eh! Ano? Ako nakabunot, oh, Julie! Ako nakabunot, Julie, oh! G-U-L-I-E! Julie! Sanday lang po! Si Julie rin ang nabunod ko eh. Ha? Ha? Tayo? Nakabunod kay Julie? Sa totoo lang po eh, ako nakabunod. Nakipagbalit lang si JJ. Ay! Hindi, sandali. Iniisip ko kasi baka... Ako baka dalawa yung pangalan na naisulat ko. Nagkamali ata. Nadalawa ko ata yung pangalan ko. Pwede bang ano, pakiulit na lang? Hindi kasi masyado yung iniisip yung regalo. Puro regalo, di ba? Anong ireregalo ko? Anong gusto kong matanggap na regalo? Eh, puro regalo. Eh, hindi naman yan ang tema ng Pasko eh. Di ba? Ano to? Pera-pera lang? Kailangan may sukli, kailangan maganda yung makuha mo? Hindi naman ganun. Eh, napakaswerte nga nating lahat. Dahil tignan mo, may lechon tayo, andaing pagkain. Meron tayong makukuhang regalo, meron tayong pambigay. Eh, yung iba nga dyan eh, sa kalsada nagpapasko. Walang makain. Tama. Alam nyo, napag-isip-isip ko na totoo nga yung sinabi ni Sweetie. Kasi kung iisipin nyo, ano ba yung true essence ng Pasko, hindi ba? Yung pagbibigayan. Ang importante naman dito yung makapagbigay ka kaysa ikaw yung tumatanggap. Tama. Eto ha, may naisip lang ako at suggestion ko kung okay lang naman din sa inyo. Kasi yung eskwelahan namin, kung saan ako nagtuturo, eh meron kaming tinatawag na gift-giving project. Pagkatapos ng Pasko, ang ginagawa namin, nangongolekta kami ng mga recycled gifts. Tapos pumupunta kami sa iba't ibang foundation, tapos namibigay kami ng mga regalo sa mga nangangailangan, tsaka less fortunate. So, kung gusto nyo, itong mga regalo natin, i-donate na lang natin doon. Okay ba sa inyo? Okay. Ang Pasko. Yan. Ang babae. Bigay mo na.